tayo magsiupo. Sa mga grupo ito, para po sa pambunga at pananalita, narito po ang Ruelwen Pakaira. Maraming salamat sa ating mga mayor. So sa umaga pong ito, dapat namnamin po natin at alamin natin ano po ba ang ating katungkulan sa ating barangay. Gampanan po natin ito ng tama at hindi pa po sa ating kakayahan. Sa bawat isa, para mamaya, no, kung may nalamdaman kayong follow-up question, ang ating pong CR ay nandito na sa ito. No, dapat alam niya. Pilitin po natin huwag makadistract sa ating gagawing palatuntunan. Yung ating pong mga cellphone, kung pwede po, ay paki-mute or paki-off muna. Okay po ba yun? So, muli po, no, imbiha po ng Barangay Council, lagi po sinasabi ito. Gampanan natin ang ating katungkulan ng higit pa sa ating kakayanan. At gawin natin inspirasyon ng ating mga senior citizen, palakpakan po natin. Kasi mga senior citizen natin, ay pinag-bantay sa PWD natin na kumbaga nakikita natin yung dedikasyon nila sa pagtatrabaho, bagamat sa kabila po ng kanilang edad, nagagawa nilang kumilos na ayon sa kanilang kakayanan at sa katungkulan na ibinigay po sa kanila. Katunayan, pagkatapos po ng flag ceremony kanina, sabi ko sige, bibilisan natin ang flag ceremony para makapagpay ka kayo, makauwi muna kayo, alam nyo? Kaya na magandang araw, maaari na po kayong magsiupo, ang aking pong pasasalamat ano, sa pagpapaulang niyo po sa aking paanyaya na kayo ay makaharap ko ngayong Lunes ng umaga. Thank you very much po to our Kapitan, Kapitan Wayne Pakaira, sampu ng iyong mga kagawad. Nagpapasalamat din mo ako sa ating SK Chairperson. Nandito po si Engineer Den Bahan at ang kanyang mga kagawad. Palakpakan din po natin sila. Nandito din ang representasyon ng iba-ibang mga sektor, senior citizens, kabataan, lahat po kayo nandito. Masaya po ako na makadaupang palad kayo ngayong araw. Ang intention ko po ay simple, no? Upang ipaabot sa inyong lahat na napagpasyahan po ng aking team, no? Na sa unang dalawang linggo pa lang ng aking pong pagbabalik bilang inyong mayor ay maikutan po na po agad-agad ang 28 mga barangay natin sa kabuuan ng Taguig. Kailangan kong maikutan para sa lalong madaling panahon maipaabot agad ang signal ng administrasyon ni Ate Lani Cayetano. Ang intensyon sa pagtaha ko sa muli kong pagbabalik bilang inyong mayor ay papaabot ko sa inyo na kayo ay itatrato kong kapartner sa paghahatid serbisyo sa mga kababayan nating Tagigenyo, lalo na dito sa barangay Lower Dipuntan. Yan po ang aking intensyon. Ngayong araw, kasama ko po ang head ng Barangay Affairs Office na si Ma'am Evelyn Arago. Nandito po siya. Mahalaga po ang departamento niya sapagkat siya po ang magsisilbing tulay ng barangay papunta sa iba't ibang mga departamento ng ating pong city government. Mahalaga po sa atin na nakakapag-ugnayan at mahalaga sa atin yung daloy ng impormasyon, yung mga problema sa ating barangay agad-agad makakarating sa ating city government. Dahil po, alam nyo naman, ang mga panahon na ito, talaga po maraming paghamon. Ang tao generally malungkot kasi pahirap ng pahirap ang buhay. Di ba? Pataas ng pataas ang presyo ng bilihin. Yung kung presyo ng petrolyo tumataas, nitong nakarang araw ay napabalita ang pag-rollback. Sabi nila pwede umabot ng 6 na piso. Pero kahit mag-rollback, alam natin, mabigat pa rin. Ang fare po natin, di ba, yung minimum fare po natin, 11 pesos na. Talaga ho, masunod ng kahirapan ay kalungkutan ng tao. Pag malungkot ang tao, nauwi sa desperasyon. Ano ho, pagkatapos ng desperasyon, pagkakagulo, problema sa society, ganun po yun. At ang tao, lalapit, sana palaging mapagmahal at matulungin ang kamag-anak. Ano po? Pero minsan, yung kamag-anak na dati nalalapitan mo, sa tagal na nung pandemic, kahit sila may mga kaya, tapos sila nangangailangan. Tama ho, diba? Kaya napakahalaga ng papel na gagampanan ng simbahan at ng pamahalaan. At tayo po ang pamahalaan. Pamahalaang pambarangay, kami naman po pamahalaang lungsod. Sa araw na ito, gusto kong kilalanin yung napakahalagang papel po ninyo. Ha? Kasi sa pagsisimula ko, importante, inspirado kayo sa bagong liderato. Gusto ko pong i-encourage at i-recognize ang lahat ng kontribusyon ninyo. Sino po dito yung mga kawani ng lungsod na nangangalaga po sa kalikasan?
Nandyan po ba kayo? Yung mga street sweepers natin, tindig po ang ating mga street sweepers, yung mga cleaning din natin, kalikasan staff po natin, nandyan po ba kayo? Alam nyo, nung mga bata pa tayo, may kasabihan, di ba? May slogan, tapat ko, linis ko. Ultimo maliliit na mga bata, alam po yung kasabihan na yan, yung slogan na yan, tapat ko, linis ko. Sa paglipas ng mga panahon, napalitan yung slogan na yan. Para bang ngayon, ang attitude ng tao, tapat ko, pakialam ko, may street sweeper naman ang gobyerno, swerduhan niya, bahala sila dyan. Tingo ba? Napansin niyo po ba yung pagbaba? Tama naman ho, na ito'y gawain pangunahin ng ating mga street sweepers. Pero hindi po ba basic sa mabuting katauhan, ang malasakitan mo, ang kalinisan sa tapat mo, saan na napunta ang magandang gawin ng Pilipino? Diba? So yun po yung intention ko ngayon, na i-encourage yung ating mga street sweepers. Maliit lang nakukuha nila, diba? Pero ginagampanan nila yung tungkulin nila para sa kalinisan. After all, we all deserve to live in a clean barangay. Agree po kayo sa akin? We all deserve to live in a clean environment. Ang sarap po na kahit ang lugar mo, payak, sabihin mo na mahirap, pero malinis. No? Sarap po sa pakiramdam. Huwag nating agawin yung mga bata ng inspirasyon na pwedeng una sa lahat makita nila sa kanilang kapaligiran. Let us maintain a clean barangay. That's very basic. At pag sinabi ho natin kalinisan sa barangay, hindi lang ho ito yung mga solid waste. No? Yung solid waste na common, like paper, plastic, bottles. Hindi lang ho yun, ha? Kasama ho sa kalat na kailangan nating linisin sa kalsada, yung mga patibong. Alam niyo ba yung mga patibong? Sabi naman ng iba, jackpot. Iba-iba na yung term na ginagamit nila. Pero hindi natukoy ko po ay yung mga dumi ng hayop na nagkalat sa mga eskinita. Imagine a student. Imagine an office worker. Gigising ng aga-aga, papasok lang naman sa eskwela. Papasok lang naman sa trabaho. Ligo naman yung mga tao. Nagbilis, nagpabango pa. Yung office worker, sinuot pa yung high heels niya. Lumakad sa eskinita, biling nabigay siya, pagsakay sa tricycle, sa jeep, o kung ano pa, natataka siya. Siya na may nag-cologne. Pero bakit yung amoy kakaiba? Naka-jackpot na lang. No? Funny, no? Pero, alam niyo, mas masarap yung nakatira ka sa isang pamayanan na bagamat aba, bagamat simple, madamat marami pa tayong mga improvements na kailangan gawin ay malinis. Unang-una po, okay na yung niwalang swerte yun, ha? Unang-una, sabi ng mga sinauna, dapat dito yun, hindi sa talampakan. Ang layo nun ng swerte, walang swerte. No? Kidding aside, di ba? Agree naman tayong lahat. We all deserve to live in a clean barangay. Di ba? Clean environment. Kapitan, mga kagawad, gusto ko po ipaalam sa inyo na a few weeks before nung post-taking ko as your city mayor, noon of June 13, may mga series of meetings na po na ginawa. At isa sa unang pinalakay po namin, kasama si Administrator Jose Luis Montales, na dinaluhan din naman ni Ma'am Evelyn Arago, ay ang pagsiguro na as soon as makita po natin na may available na pondo sa atin, lahat po ng mga street sweepers na humihilig matagal-tagal na, nandagdag sa anumang natatanggap nila, ipaprioritize, ibibigay na po. Thank you sa inyo. Basta sana ay huwag kayong panghinaan ng loob, at pagamat minsan nakakarinig kayo ng hindi magandang mga salita sa community, always remember, ha, kita ko kayo. Alam ko yung trabaho nyo. Mahalaga kayo sa barangay, mahalaga kayo sa city. Damsan nyo. Secondly, kayo po ba katulad ko naniniwala that we all deserve to live in a peaceful and orderly barangay?
Kay sarap pong matulog at gumising sa umaga, pumasok sa trabaho, pumuwi sa ating mga tahanan, nang di tayo nag-aalala sa ating seguridad. Hindi po ba? Peace and order is a big problem. Aminin muna natin. Kasi ang mga problema, bago mo ma-solve, ang first step is to acknowledge it. How can you solve a problem kung di mo aaminin yung denial ka? So, ngayon, as a city and as a people, aminin natin, we have a problem with peace and order. Pero hindi yun ikang taging. All over the country, lalo na sa mga highly urbanized cities, mabigat ang problema sa peace and order. Madami yung factors. Unahin na natin population. Okay? Ang populasyon po ng Taguig ay pumalo na sa 1 million. Ang daytime population po natin can reach as high as 1.2. Marahil, pwede pong pumalo sa 2 million. Ano po ba yung tinatawag na daytime population? Yung daytime population po, yan po yung bilang ng mga tao na bagamat hindi nakatira sa Taguig ay sa Taguig nag-aaral, sa Taguig nagtatrabaho, sa Taguig nagsha-shopping, kumakain sa labas, namamasyal. Kasama na din po dyan yun sa Taguig nanliligaw. Hindi sila taga-Taguig. May nililigawan lang sa Taguig. Pero once sumayad ang paan yan sa Taguig, kargo na po natin ang seguridad niya. So, 1 million ang residente, 1.7 to 2 million ang ating daytime population. Eh ano ho ang katotohanan? Ang katotohanan ay, in terms of police force, tapos po tayo. Ang ideal ratio po ng police ay 1 is to 500. Okay? Isang police sa 500 residente. Kaso mo, ang police natin sa Taguig, aanim na daan lang ho, humigil kong ulam. Hindi ho ito unique sa Taguig, ha? Yung ibang ahong city, mas malaki pa populasyon sa atin, mas kulang pa sila. Alam niyo yun? Kaya dito ho pumapasok ang mahalagang trabaho ng ating mga mayor ng Taguig dahil nandiyan kayo. Tutulungan niyo ba si Ate Lani? Huwag niyo ako pababayaan. Huwag niyo i-disappoint yung mga tao sana na tumulong at naghalal sa akin at nagbigay ng tiwala sa akin. Ilalambing ko po sa inyo na tulungan niyo magtagumpay ang administrasyon ng Ate Lali Cayetano. At aasahan ko po, hindi ako bibiguin. Hindi na ako iba sa inyo. Ituring nyo na lang ako akong anak, kapatid, o apo ninyo na nahalal bilang mayor ng lungsod at gusto nyong magtagumpay. At dahil city health workers sila, hindi na sila alam. Sana po, bilang mga empleyado ng barangay at empleyado ng city, maayos po ang ating buhay pamilya. Diba? Mga mister, mga tahanan, ha? Sana. Talaga po namang maalaga po kayo sa inyong pamilya. Huwag natin tataktan ang ating bahay, ang ating mga anak. Alam natin malalakas kayo, pero yung kalakasan ay galing din sa pag-aayos at pag-aalaga sa pamilya.